So hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik, Kyle the Great. Siyempre para sa isa namang panibagong video tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. So sa video na to guys, ipapakita ko po ang tungkol sa Yamaha STX125 engine overhaul. Okay? So guys, ito po yung panibagong tutorial sa araw na to. So ipapakita ko po sa inyo dito yung about Yamaha STX125 engine overhaul. Okay? So ito po yung makina ng Yamaha STX125 motorcycle. Itong tinuturo ko. So 4 stroke po yan mga ka-vlog. So bago tayo magsagawa ng isang engine overhaul para sa makina na to, una sa lahat dapat naka-drain. Dapat na-drain natin yung langis mula rito sa loob ng makina. Dapat fully drained po siya. Number 2, dapat nabaklas na natin yung change pedal niya o yung shifter. Then pati dito sa yan, dapat tanggal na rin po yung kickstarter mula rito sa kabilang side, dito sa clutch side, dito sa kick axle. Then number 3, make sure po na naka-neutral po yung transmission nito. Dapat naka-neutral po siya. So para malaman natin, gamitan natin ang engine sprocket. Okay? So ito po yung engine sprocket ng Yamaha STX125 motorcycle. Ilagay natin dito sa bungad ng drive axle or transmission countershaft. Yan. So ikot natin na counterclockwise, paabante. So yan po mga ka-vlog, nag-free wheel po siya, yung drive axle. So naka-neutral po siya. Okay? Then of course, pangapat, dapat mag-provide po tayo ng mga tools at gamit. Yan. Yan po nakikita nyo sa screen mga ka-vlog. Dapat i-prepare natin itong mga to. So isa-isa nyo mga ka-vlog, isa-isa natin yung mga gamit. Itong impact wrench. Clutch hub holder. Universal crankcase splitter o separator mga ka-vlog. Universal crankcase splitter para sa motor. Tapos sa flywheel or magneto puller na pang STX125 o RS na motorcycle. Then ito pong DIY chain wrench. Yan po mga ka-vlog. Then rubber mallet, 22 and 24 mm open wrench, flat screwdriver, L wrench na 8 mm. Itong 5 mm Allen wrench. Tapos impact socket na 17 mm tsaka itong 19 mm. Tapos ito pang tatlong mga socket na 40 mm, 12 mm tsaka 8 mm. Then ito pong long nose na to. Tapos itong dalawang snap rim pliers o circle remover. Tapos extender. Yan po. Ito pong 16 and 17 mm close range. 13 mm open and close range. Tapos ito pong 14 and 15 mm open and close range. Prepare po ako. Tapos ito pong tatlong T-range na to na may sukat na 8 mm, 10 mm tsaka 40 mm. Yan tatlong T-range po. Tapos tong sliding T-bar, nag-prepare po ako. Tapos sa martilyo, stainless steel tube. Ito pong stainless steel bar, nag-prepare na rin po ako kung sakali nakakailanganin natin. Tapos ito pong 7 mm na close range. Baka kailangan din natin to sa pagtanggal ng mga tornilyo. Then itong extrang kahoy tsaka extrang basahan. Okay? So ulitin ko po.
kailangan natin itong i-provide bago tayo magsagawa ng isang engine overhaul ng isang motor kagaya ng Yamaha STX-125. Ito nakikita nyo sa screen, dapat i-prepare natin yan. Lahat yan mga ka-vlog, okay? Ito po mga tinuturo ko. So mag-start up ako sa engine overhaul. So this time ang gagawin ko po mga ka-vlog is engine disassembly or engine teardown para sa video na to. So ang gagawin muna natin mga ka-vlog, bubuksan ko muna tong crankcase cover dito sa magneto side. Tsaka tong cylinder head side cover para dito sa camshaft sprocket. So gagamitan ko po siya ng 8mm T-wrench mga ka-vlog, okay? So pwede muna natin paliw-paliwin saglit. So pagtanggal mga ka-vlog, as usual po, counterclockwise o pakaliwa. So pwede natin hawakan mga ka-vlog. So higa muna natin. So kung gusto nyo, pwede nyo rin itayo itong engine. Basta wala po mapuputol o mabibiyak na part ng engine mga ka-vlog. At siguruhin nyo lang na mag-prepare po kayo ng kahoy na ito mula sa baba. Itong nasa ilalim na ito, mag-provide po kayo ng gantong klaseng patungan. So ito, tanggal na yung dalawang tornillo mula rito sa cylinder head side cover para dito sa camshaft sprocket. So itabi natin ito mga ka-vlog, huwag natin nawawala. Pagkatapos sunodan natin yung mga crankcase bolts dito sa magneto side. So crisscross pattern po mga ka-vlog ang pagtanggal ng mga tornilyo. Hindi po one way pattern mga ka-vlog. Ang gagawin nyo po pagtanggal mga ka-vlog, ulitin ko, crisscross pattern po o pa-X. At tatandaan nyo mga ka-vlog, dito sa side na to, meron siyang dalawang mahabang tornilyo. Malapit po sa dowel pin. So mamay, ipapakita ko po. Meron pong dalawang tornilyo dito na naiiba o mas mahaba. So check natin dito guys, dito sa part na to. Ayan o. Isa. Dalawa. Ayan o. Mas mahaba po yung isa, yung una kong minunat. Kung makikita nyo. So bilangin natin ha. Ito. Dalawa. Tatlo. Yan po.
apat, lima, anim. So, seven. So, ito na po yung mga tornilyo mula rito sa crankcase cover dito sa magneto side. So, 7 pieces po yung mga ka-vlog. Ito po. 7 pieces po yung mga tornilyo mula dun sa magneto side na crankcase cover. So, yan po kung makikita nyo mga ka-vlog, yan ang sinabi ko. Dalawa dyan yung mahaba. And then, bubunutin na natin to. Medyo magnetic po yung loob niya mga ka-vlog kasi dyan po nakalagay yung kanyang flywheel o magneto. Tapos ilalayo natin ng konti yung gadget natin o camera kasi magnetic nga po siya. So i-release na natin yung crankcase cover na to dito sa magneto side. Yan. So, ito po yung kanyang stator, mga ka-vlog. Yung coil niya. Tapos, ito po yung kanyang flywheel ang magneto. After nyan, guys, tagalin na rin natin tong side cover dito sa cylinder head, okay? Pwede natin palupuloy ng rubber mallet. Ito. Paluin natin saglit ng rubber mallet para lumambot po. Ano kailangan niya? Pliers. Pliers dun. So try natin yung flat screwdriver mga kalok. Sisikutin natin yung gilid. Yan. So ito na po yung side cover ng cylinder head mula dito sa side ng cam chain sprocket. Itago muna natin to dito. So mga ka-vlog, huwag natin kalilimutan, pagkatapos niyan, tanggalin natin to. Dito sa sensor na to guys, gamitan natin ang Phillips screwdriver. Ito. Tanggalin natin itong tornilyo na to. Para maalis natin itong buong stator, kasama yung crankcase cover na to. Okay? So yun po mga ka-vlog, na-remove ko na tong stator kasama tong crankcase cover dito sa magneto side. So set aside natin to mga ka-vlog. Tapos mga ka-vlog, ang susunod natin gagawin, alisin muna natin tong cam chain sprocket na to.
Kasama na itong tornilyo na 70mm. Gagamitan natin ng impact wrench kasama yung 70mm impact socket. Then dito, gagamitan natin dito ng DIY chain wrench pang hold para di po sumabay sa pag-ikot, okay? So ito po, re-reverse ko po. Ayan. Tapos kapit natin tong 70mm impact socket. Ito. Install natin tong socket na to na 70mm. Ayan. Then, i-prepare natin itong DIY chain wrench ito, mga ka-vlog. Tapos, ilagay natin dito sa magneto. I-hold natin yung mga ka-vlog. Packing natin. Yan. So, pwede nyong i-top center po yan kung gusto ninyo. Pwede nyo munang i-top center. I-align nyo muna. Pwede natin i-igot itong magneto. So ipapakita ko na rin sa inyo. Since cam chain naman yan, pwedeng hindi na i-top center, pero kung gusto nyo pwede rin. So sa pag-top center mga ka-vlog, may palatandaan po yan. Ito. Kung titignan nyo rito sa cam chain sprocket, meron pong line yan o guhit. Ayan pong tinuturo ko. Yan po yung palatandaan niya para malaman natin kung naka-top center na yung kanyang piston. Iikot lang natin yung magneto. Yan. Yan po yung kanyang guide o palatandaan. Nakatutok po rito yung mga ka-vlog. So kung titignan natin yan na pa-straight, pababa, yan. Nakatutok po yan dyan, tapos dito. Diyan dito sa block, dito sa linya, nakatutok po yan. So ito po yung kanyang palatandaan mga ka-vlog dito sa magneto. Pagka nakalagay na rito sa right side, dito sa portion na to, itong gatla niya, dito sa magneto, naka-top center po yan. So diyan po malalaman niya kung gusto niya i-top center muna bago niyo alisin. Okay? So continue tayo, tatanggalin ko muna itong cam chain sprocket. At the same time, itong tornilyo, gagamitan ko ng impact wrench. Okay? So hawakan nyo lang maigi mga ka-vlog yung chain wrench na to para ma-hold nyo na maayos yung magneto. Tapos isabay nyo to, itong impact wrench. So yan na po yung tornilyo mga ka-vlog. 17mm bolt kasama yung kanyang plate washer dito sa cam chain sprocket. So pwede na natin itong alisin itong cam chain sprocket. Pagkatapos mga ka-vlog, mag-prepare po kayo ng alambre. Itali nyo rito sa cam chain. I-bowl nyo para di mahulog dito sa loob. Pagkatapos na mga ka-vlog, pag natanggal nyo yung tornilyo rito sa cam chain sprocket, isunod nyo tong cam chain tensioner assembly.
So dito gagamitin natin ang 8mm T-wrench, aalisin natin 'to. Itong tensioner na 'to, okay? Para lumambot, paluin muna natin saglit yung ulo ng tornilyo mula rito sa cam chain tensioner. Ayan. Para makita ninyo mga ka-vlog. So, counterclockwise po. Again, yung pag-release ng mga tornilyo rito. Ayan. Ayan. So, tanggalan po yung kanyang cam chain tensioner assembly. Kasama yung dalawang tornilyo mga ka-vlog. So, again, i-set aside muna natin ito. Ingatan natin na huwag mawala. So guys, mag-prepare po kayo ng alambre pangsabit dito sa cam chain para di po lumusot dito sa loob. Yan. Subukan natin alisin tong cam chain sprocket. Gamitin natin ang flat screwdriver. Yan. Ayan o. Yan. Medyo lumulusot na mga ka-vlog. Bilang. So, gamitin natin ang flat screwdriver. Hawak-hawakan natin hanggang sa matanggal natin. Kung sakaling hindi nyo matanggal, pwede nyo muna alisin itong magneto sa baba. Ganyan.
Excuse me. So ito na yung cam chain sprocket mga ka-vlog. Inalis ko na po. Pagkatapos gaya na sinabi ko, gamitan natin yung alambre. Ibuhol natin dito sa cam chain para di lumusot. Yan. Tapos mahawakan nyo siya. Yan. Pagkatapos mga ka-vlog, isusunod natin itong cylinder head. Then yung block. So lulugan natin yung flange bolt. Ito nga pata flange bolt na 12mm. Luluwagan natin yan. Kailangan natin alisin itong flange bolt na 4 piraso. Tapos itong Allen bolt na 5mm. Itong nandito. Okay? So again, gagamitin natin ng impact wrench kasama tong adapter extender or yung kasama tong socket na 12mm. And then counterclockwise po yung pagluwag mga ka-vlog. Prepare natin to. Tapos Allen wrench mga ka-vlog para rito. L-type. So unahin ko muna to. Hapakan natin yung engine mula rito sa ibabaw. Ayan. And then so ito na po yung dalawang Allen bolt. So half thread po yan mga ka-vlog, mahaba po siya. Siguro mga about ano to, 5 inches, 4 to 5 inches yung haba niya. Then ito yung inalis ko kanina, ulitin ko yung tornilyo ng cam chain sprocket, 17mm, at saka yung kanyang plate washer. Then yung 17mm bolt na to, itago natin, okay? Tapos impact wrench mga ka-vlog para sa flange bolt mula rito sa cylinder head. So yan po mga ka-vlog, gagamit ako po ng impact wrench with 12mm socket para dito sa flange bolt sa cylinder head. Yan. So again, criss-cross pattern po ang pag-alis ng mga tornilyo o pa-X na tinatawag.
Tapos counterclockwise po ang pag-release. Okay. So, pwede lang kamayin mga ka-vlog pagkatapos nyan. Chelo, si April. Ayan. April. So, ito yung pang-apat na plunge bolt. Yan. So ito na yung plunge bolt ng cylinder head ng STX125 engine. So may mga washer po yung mga ka-vlog. Huwag na huwag nyo pong iwawala yung mga ka-vlog, itong mga washer. So kulay tanso po yung mga ka-vlog. Then iset aside natin to. Okay. Then pwede na natin paluin ng rubber mallet pagkatapos itong cylinder head and then yung kanyang block. Okay? So pagpapaluin nyo ng rubber mallet itong block tsaka cylinder head, dahan-dahan lang po mga ka-vlog. So, alisin ko muna itong alambre. Alalayan ko lang ng daliri habang tinatanggal ko itong cylinder head. So, kamay nyo mga ka-vlog. Then, may mga dowel pin po yan sa pagitan ng cylinder head tsaka block. Baka mawala. Ingatan nyo. Ayan. So ito po yung kanyang cylinder head. So nandiyan pa po yung camshaft assembly, yung rocker arm, yung bulb. Ayan po. Yung intake tsaka exhaust bulb nandiyan pa po. Then yung kanyang manifold o carburetor joint. So hindi ko muna alisin itong mga to. So isa-set aside ko muna itong cylinder head na to. Since natanggal ko na siya. Ayan. Then ayan po yung kanyang piston mga ka-vlog, naka top center po yan, gaya na sinabi ko kanina. Then alisin na rin natin itong stopper guide 1 dito. So inuhugot lang itong isa, yan. Ito po yung kanyang stopper guide 1. Then ito yung isa pang stopper guide 2, pero may tornillo po sa loob yan. Mamaya natin alisin to. Okay, set aside natin yung stopper guide 1. Then ito po yung kanyang dowel pin. Yung isa nandun sa cylinder head na tinanggal ko. Then ito yung kanyang gasket. Sa pagitan ng cylinder head tsaka block. So itatabi natin ng mga ka-vlog. Baka magamit pa natin. Okay. Yan. So hugutin na natin yung block. So alalayan natin yung cam chain habang inuhugot natin yung block pataas. Ayo.
Ayaw daw. So ayan po yung mga ka-vlog, yung block, yung cylinder block ng STX125 engine, natanggal ko na po. So ito yung isang piraso ng dowel pin. Huwag natin iwawala yung mga ka-vlog. So i-check ko lang itong loob. Kahit mamaya i-check natin kung marami ng gasgas o damage itong loob. Itong board niya. So i-set aside ko muna itong cylinder block, mga ka-vlog. Lagay natin dito katabi ng cylinder head. Pagkatapos mga ka-vlog, once na naalis nyo yung cylinder block, takpan nyo muna itong butas. Gamitan nyo ng basahan bago nyo tanggalin yung piston pin lock, yung alambre dito sa loob. So gagamitan natin nya ng long nose na may matulis na dulo. So ang gagawin nyo muna, ulitin ko, takpan muna natin to ng basahan, itong buong butas na to, para di pong malaglag yung piston pin lock kung sakali. Hello? Yan. Tatakpan muna natin ang basahan, mga ka-vlog, ha. Huwag nyo pong kalilimutan yan. Bago po kayo magtanggal ng piston pin lock, and then the rest yung piston tsaka piston ring, okay? Bossing! So yan mga ka-vlog, papakita ko lang, ha. Gagamitan natin ng gantong klaseng long nose na may matulis na dulo. Panikwat dito sa piston pin lock mula rito sa loob. Katabi ng piston pin. Okay? So, hindi basta-basta mga ka-vlog yung pagtanggal nito. Yan, natanggal ko na. Pero may kahirapan to. Titignan nyo kung sakali na tumalsik, kailan alisto kayo sa ganitong bagay na pag nagtatanggal kayo ng gantong lock, matalsik po ito pagka napersa itong hawak ko. Then, itatabi natin ito mga ka-vlog. Tapos, pwede na natin itulak tong piston pin. Pwedeng yung maliit na bakal na kasya dito or yung flat screw. So papaluan ko siya ng rubber mallet, sasamahan ko ng kapirasong bakal o flat screwdriver. Ito. Then rubber mallet. Ito. Puro alay. Mark lang ang malakas. So, kung nakikita nyo, unti-unti na lumalabas yung piston pin mula sa loob ng piston. So, alali lang sa pagpalo mga ka-vlog. So ito na po yung kanyang piston, kasama yung piston rings, then yung kanyang piston pin. Then
Then, isi-set aside natin ng mga ka-vlog. After niya mga ka-vlog, dito na tayo sa magneto mismo. Alisin na natin to. Gamit ang DIY chain wrench, then yung impact wrench. Para dito sa flange nut na 70mm. Ulitin ko, gagamitin natin ang impact wrench with 70mm impact socket, then yung DIY chain wrench. Para maalis natin itong 70mm flange nut. Kasama yung kanyang plate washer, okay? So, ibayin natin yung angle para mas makita natin. So, ugutin natin itong 12mm socket. Palitan natin ng itong 17mm impact socket. Lagyan natin dito. Tapos itong DIY chain wrench, i-hold natin yung magneto. Pati po sumubay sa pag-ikot habang tinatanggal natin yung flange nut na 70mm. Pag na prepare nyo na rito yung chain wrench na DIY dito sa magneto, atake natin to. Etong dulo, batake natin yung kabilang dulo ng kadena. Sawakan natin na madiin. Ay! Matulos ko! Then, gamitan na natin ang impact wrench. Sabay natin. So, counterclockwise po mga ka-vlog ang pagluwag. Paludulas pa. Tara! Si puti. Ito po yung kanyang plate washer. Para paalala ko, yung gadget ninyo, yung camera na ginagamit nyo sa ganito, huwag nyo masyado ilalapit sa magneto na to. Dahil magnetic po yan. So, ito yung kanyang plate washer. Then, nandiyan sa loob, ito yung flange nut na 70mm. Mula rito sa magneto side. Okay? Set aside muna natin to. Then, pagkatapos niyan, gagamitan na natin ng puller. Ito. So, gagamitan natin ng gandong puller. Prepare tayo ng siguro mga 13 to 14 millimeter. Then, dito sa malaki, itong malaking ulo ng tornilyo dito sa magneto puller is 22 millimeter. Okay. So alisin natin yung tatlong nut dito sa tatlong tornilyo dito sa magneto puller. Yeah.
So meron tatlong butas yan sa loob, mga ka-vlog, dito sa magneto. Diyan natin isa-set yung tatlong tornilyo. So may thread po yan. Then dito yung malaking tornilyo. Okay? Iurong natin tong tornilyo, mga ka-vlog. Ayan. Iset muna natin. Then prepare natin tong tatlo. So, gamitin natin ng 40mm close range. So yan po magiging itsura niya, mga ka-vlog, pag nag-set kayo ng ganitong magneto dito sa itong puller, dito sa magneto mismo. Pag magpe-prepare kayo ng ganitong magneto o flywheel puller ng STX, yan po. Dapat lapat po. Tapos higpitan na natin dito. Pero pipigilin natin itong magneto. Kung kaya nyo, pwede nyo hawakan dito. Dito sa dulo ng connecting rod. Hawakan nyo, pwede nyo gamitin ng basahan or dito. Gamitin nyo ng chain wrench pampigil. So, susubukan ko, mga ka-vlog, na hawakan dito para di pa sumabay sa pag-ikot. Iikpitan ko lang tong nasa gitna gamit ng 22mm open wrench. Okay? Tapos hawakan ko rito, mga ka-vlog, para mahugot tong magneto gamit tong puller. Okay? So ito yung 22mm, mga ka-vlog. Ito. So, subukan kong gamitan ng chain wrench. I-hold ko ulit yung magneto.
So, pwede kayo magpatulong sa kasama ninyo para hawakan saglit tong chain wrench na to. Na naka-hold dito sa magneto. Habang niluluwagan nyo or nirelease yung magneto gamit yung puller. So, subukan ko na hugutin itong magneto mga ka-vlog gamit itong puller. Kasi ni-stuck itong mga ka-vlog kaya mahirap i-release o ilahin. So, set aside natin itong magneto dito. Kahit mamaya nyo nang alisin tong puller, mamaya nyo natanggalin. Since natanggalan natin yung magneto, sulagan natin yung timing chain o yung cam chain dito sa ilalim. Ito. Pwede na natin alisin itong mga ka-vlog. Pag once na natanggalan natin yung magneto mula rito sa crankcase sa magneto side. So, pwedeng kamayin mga ka-vlog. So medyo naipit yung cam chain mga ka-vlog. Unahin ko muna tong guide stopper to.
itong stopper guide number 2. Aliwagan natin itong tornilyo rito sa loob. Yan. Ito yung stopper guide 2. Lagyan natin dito. So may kasamang bolt yan, tsaka collar. Yan. Dapat magkasama po yan dito sa stopper guide 2. Yan. Lusot lang kung so guys, na inalis ko na po yung cam chain mula rito sa loob. So set aside natin itong cam chain na ito, mga ka-vlog. So ito pa isang dowel pin, mga ka-vlog. Itago natin ito, lalaglag din ito mula sa loob. Okay. Tapos isusunod natin ito, mga ka-vlog. Mayroong isang tornilyo rito mula sa itaas sa loob. Ito. Itong tinuturo ko. So ititihayo ko itong crankcase para makita natin. Ito, mga ka-vlog, yung isang crankcase bolt. Itong tinuturo ko sa loob, alisin natin yan. Okay? So, gamitan natin ng 8mm T-wrench. Baka natin para pangontra sa release. So itago muna natin ito, mga ka-vlog. Pagkatapos, mga ka-vlog, dito naman tayo sa crankcase cover, dito sa clutch side. Dito naman tayo magtatanggal ng mga tornilyo. Sa clutch side naman tayo. Pero dapat, pag tinihayan yung crankcase na to, siguruhin yung walang sasabit dito sa ilalim. Siguruhin yung hindi tutukod yung kabilang dulo ng sigunyal o yung crankshaft. Yung pinagkakabitan na magneto, dapat hindi po tutukod dito sa semento. Pagka once biniligtan nyo to, okay? So gagamitin natin ng 8mm T-wrench, mga ka-vlog, ulitin ko, 8mm T-wrench
counterclockwise ang pag-release. Then dapat criss-cross pattern po ang pagtanggal ng mga tornilyo o pa-X. So gaya lang sa crankcase cover ng magneto side, meron din tong dalawang mahabang tornilyo dun mismo sa dowel pin. So pag maluluwag na lahat ng mga crankcase bolts o mga tornilyo dito sa crankcase cover sa clutch side, pwede na natin alisin. So bilangin nyo na rin mula rito sa dalawa. So ayan mga kablog, yung isa mahaba, mas mahaba kumpara dito sa pangalawa. Tatlo, apat, lima. Ayan. Mas mahaba rin yung panglima mga kablog. Anim, pito, walo, siyam. So 9 crankcase bolts mga kablog mula dito sa crankcase cover ng clutch sa clutch side. 9 pieces po mga kablog. So ulitin ko po, dalawa po dun sa siyam na tornilyo ay mas mahaba. Set aside ko muna itong mga tornilyo rito. Ayan. So pwede natin muna paluin ng rubber mallet para lumambot. O wala pa yung pagkakapit niya sa gasket. O kung may sealant man. Pag medyo malambot na, pwede nang hugutin mga kablog itong crankcase cover sa clutch side. Pwede natin kamayin. So ihilahin ko mga kablog, hugutin ko pataas. Tukura natin yung dulo ng kick axle o kick shaft na tinatawag. So ito na po yung kanyang crankcase cover sa clutch side. Ito po yung loob. So mamaya ako na alisin tong oil level plug. Itong dipstick na tinatawag ng iba. Set aside muna natin tong crankcase cover na to. Yan.
So ayan po yung loob ng crankcase cover sa clutch side, mga ka-vlog. Nandiyan yung clutch housing, rotary filter, yung oil pump, clutch hub, boss clutch, clutch wheel, pressure plate, mga clutch lining tsaka clutch plate. Of course, ito yung kick axle assembly. Nandiyan yung kick torsion spring, kick gear, spacer, tsaka yung plate washer. Then of course, nandito rin yung kanyang ano, stopper lever guide o stopper lever assembly. Then yung shift shaft assembly o chain shaft assembly. So alisin din natin yung mga ka-vlog. Itatayo ko tong crankcase cover para ma-release natin itong mga natitirang pyesa. Okay? So dito, unahin ko muna itong apat na tornilyo dito sa pressure plate. Sa mga 8mm T-wrench po ang gagamitin natin. May kasamang spring po yan. Okay? Para ma-release natin itong ibabaw, itong pressure plate o clutch wheel na tinatawag. Okay? So gamitin natin ng 8mm T-wrench. So tatayo ko, mga ka-vlog. So pwede nyo hawakan saglit itong dulo ng connecting rod habang tinatanggal yung mga tornilyo. Hawakan nyo lang ng kamay ito, tapos tanggalin yung mga tornilyo gamit ang 8mm T-wrench. So crisscross pattern po muli, mga ka-vlog, yung pagtanggal ng mga tornilyo mula dito sa pressure plate o clutch housing. So once na matanggal nyo na yung mga tornilyo pati yung clutch spring dito sa pressure plate, syempre safekeeping natin. Huwag natin ngayong magkulang o mawala. Ubutin na natin tong pressure plate kasama yung friction plate o clutch lining tsaka yung mga clutch plate. At yung mahuhugot natin. Ayan. Ayan.
sasikwatin natin gamit ng flat screwdriver pag medyo mahirap o matigas. Kasi masabit lang. Sikwatin natin ang flat screwdriver pero dapat maingat kayo sa paggamit. Habang sinisikwat nyo na iwang clutch plate tsaka yung friction plate. Alisin muna natin. Ayan. So mga ka-vlog, ito yung pressure plate, yung clutch wheel, kasama yung kanyang clutch plate tsaka friction plate o clutch lining na tinatawag. So alternate po ang paglagay nyan. Then of course, nandito yung push rod 1. Ito. So may nut po yung mga ka-vlog. Ayan. May maliit na nut yan tsaka washer. Huwag natin iwawala yan. So, i-set aside ko muna itong parts na naalis ko ngayon. Then, of course, yung mga tornilyo, itong apat na piraso, huwag natin iwawala. Hindi dapat magkulang to. Itabi rin natin itong mga ka-vlog. Pagkatapos yung mga ka-vlog, i-release natin itong 90mm nut tapos itong lock washer. Alisin natin yan. May nakaklip yan. Sisikwatin natin yan gamit ng flat screwdriver. Iangat natin itong portion na to para di po sumabit dito sa boss clutch o clutch hub. So, sikwatin natin ang flat screwdriver mga ka-vlog ng dahan-dahan. Pwedeng gamitan ng clutch hub holder. Ito. Gamitan nyo nito mga ka-vlog itong clutch hub holder para pampigil dito sa clutch hub o boss clutch para hindi po umikot. So, dalawang klase yan. May maliit na pin tsaka malaki. Yan. Sa isang side. Ang gagamitin nating pin, itong maliit. Itong smaller pin. Para dito sa hub ng clutch hub ng STX125 motorcycle. Adjust natin mga ka-vlog. Ayan. So ilalapat nyo. Tapos higpitan natin ng pag kumapit na yung pin sa pagitan ng dito sa side ng clutch hub o boss clutch, itong Allen bolt, higpitan man natin. Yan. Pwede nyo yung gamitan ng Allen wrench. Pagkatapos mga ka-vlog, pwede na natin alisin din tong nut. 90mm po ang kanyang sukat. Gamitan natin ng impact wrench din. 90mm impact socket. Ayan. So, sabay po yan. Sa pag-release ng nut mga ka-vlog, itong nasa gitna ng clutch hub, isasabay nyo itong clutch hub holder. Hawakan nyo maigi. Dapat medyo fit po yung kanyang tornilyo na tinuturo ko. Dapat may fit po yan. The same time, dapat nakakapit to dito sa clutch hub. Itong clutch hub holder na to, hawakan nyo rito, sasabay nyo. Habang nilirelease itong nut, habang tinatanggal ninyo. Okay? So, alayin natin para mas makita ninyo. So, as usual, counterclockwise po, pakaliwa ang pag-release. Hawakan nyo itong clutch hub holder ninyo, itong Y tool. Tapos isabay nyo yung impact wrench. Then, i-release nyo na yung nut. Yan. So, ayan, ito na yung nut mga ka-vlog. Ayan.
Then yung lock washer, aalisin natin. Kung medyo kumakalog naman o maluwag tong lock washer mismo, pwede natin hugutin gamit ng daliri. Ito. Ito ang kanyang lock washer. Tapos may bulitas po yan sa loob, mga ka-vlog. May steel ball po yan. Dito mismo sa loob ng transmission main shaft. O main axle na tinatawag. So ito, set aside natin tong dalawang to. Tong lock washer, tsaka tong 19mm nut na clutch hub. So i-release na natin itong clutch hub holder. Alisin na natin. Ayan. So ito po yung kanyang clutch hub o Bosch clutch, mga ka-vlog. Set aside natin itong clutch hub o Bosch clutch. Ayan. Then ito yung kanyang thrust plate 1. So mga ka-vlog, tatandaan nyo yung itsura ng thrust plate 1. Ito. May parang ipin yan. Ito po yung naglalock dito sa mismong clutch housing o primary driven gear comp. Ito. Thrust plate 1. Itong hawak ko. Ayan. Set aside natin to. Then pwede nyo nang isunod tong nut. Itong isa pang 19mm nut dito sa part ng sigunyal. Dito sa bandang oil pump. O yung malapit sa primary drive gear. Itong tinuturo ko. So ayan. Actually maluwag to eh. Ayan. Ito. So kusa na po siya natanggal, mga ka-vlog. So hindi po siya maikpit. Itong isa pang 19mm nut, kasama po yung kanyang plate washer. Okay. Set aside natin to. Then ito yung kanyang straight key. Alisin din natin yung straight key. Itong nandito. Huwag nyong iwawala ito, mga ka-vlog. Kasama po sa primary drive gear yan. Itong tinuturo ko. Ito yung straight key. Kung mahugot natin tong primary drive gear, hugutin na natin. Isabay natin sa clutch housing na to, sa primary drive driven gear comp. Hugutin natin yung dalawa, okay? Yan, para mas makita ninyo. Hihilahin natin yung dalawa, mga ka-vlog, ha? Pagkatapos. Ito. So ito yung kanyang clutch housing o primary driver gear comp. Buti natin. So ito na yung kanyang clutch housing, mga ka-vlog. Ito. Tingnan natin yung tsura, mga ka-vlog. So may mga damage na yung gilid. Itong pagitan. May mga bungi-bungi na. May scratch at damage na. So ayan. So kanyang code 5RE. Yung part number, mga ka-vlog, 5RE po yan. Para sa old model ng STX125. So itatalikod natin, mga ka-vlog. Ayan. So may front facing po yan, mga ka-vlog. Yan. May letter F tsaka outer part. Yan nakalagay na out. Ito po yung palabas na parte. Itong bilog. Then check natin yung if. So yan, may tama. Dito sa ibabaw. Then ito yung kanyang gear sa likod ng clutch housing. Check natin. Then dito sa mas maliit na gear. Yan, check natin, mga ka-vlog. Yan. So yan. Then check natin kung may alog. So technically wala siyang alog, mga ka-vlog. Wala siyang kalog. Yan. So yun, isa-set aside ko itong clutch housing na to. Siyempre huwag natin ngayang mawala. O mabasag o masira. Ano, sir? Ito, mga ka-vlog,
sa likod ng clutch housing na yun, ito, itong conical spring washer, itong manipis. Tapos itong isa pang thrust plate. Ito po yung thrust plate 2. Itong makapal na hawak ko. So dito po nakalagay mga kablaga. Ang sequence yung ganito. Sa likod po ng clutch housing ito mga kablaga, para sa di pa nakakaalam, itong manipis, ito po yung conical spring washer. Dapat kompleto yan. So nandito yan. Tapos susunod tong thrust plate 2 na makapal. Ayan. So sa likod po ng clutch housing niya mga kablaga. Ayan. So once nanalis yung clutch housing, halimbawa wala na yung clutch housing, so may maiwang washer yan, bat dalawa, isang makapal tsaka isang manipis, which is ito yung thrust plate 2, itong isa, then yung conical spring washer na manipis. So syempre wag natin ngayon mawala to, dapat kompleto. So itong dalawa, siset aside natin, itabi natin sa clutch housing. Sa likod to mga kablog. Then itong thrust plate 1, itong may ipin sa loob, yun yung nasa labas. After po ng paglagay ng clutch housing. Ayan. Then pag natanggal natin yung clutch housing, isunod na natin tong primary drive gear. Ito, hugutin lang natin kung malambot o maluwag. Ayan. So may kanal lang po yung kanyang primary drive gear. Pagsasalatin natin, yan o, salatin nyo sa loob, yan o, may kanal na po. May kanal na po yung kanyang loob. Okay. Then after ng primary drive gear, isunod na natin itong rotary filter. So yan, may tama po ang kanyang rotary filter. Actually, dapat mayroong gatlayan dito. Pang stopper dito sa kanal ng kabilang side ng sigunyal o crankshaft. Ayan o. Putol. Ayan o. Bali. Ayan o. So may putol po mga kablog dito sa rotary filter. Ito. Ayan o. Kaya umiikot na po. Hindi na sumasabay sa sigunyal. Oh. Ayan. Putol siya. So palitin to. Dito po mga kablog, putol po yung dito sa part na to. Bali. Tapos ito na yung kanyang pump drive gear. Ayan. Hugutin mga kablog, yung pump drive gear. Ayan. Konektado po dito sa pump driven gear, oil pump assembly. Itong pump drive gear. And then mga ka-vlog, isusunod natin tong kick idle gear. May circle po yan. So dito gagamitan natin this time ng snap drilling pliers. Yung kakasya dito sa butas. So kabilaan po yan, dalawang circle. Then dalawang plate washer na manipis dito sa kick idle gear. Pagkatapos sunod-sunod na yan, yung kick axle, yung kick shaft, kasama yung kick spring, alisin natin yan. Pati itong shift shaft o chain shaft assembly. Okay? So, dalawa pong snap ring pliers yung hinanda ko. Dalawang osir clip remover. So, mataba po itong stainless yung dulo. Then, mas maliit yung isa. Dapat pointed po siya mga ka-vlog. Kumporme kung kakasya dito sa butas ng circlip. Yun yung habulin natin. Ayan. Kukura natin mga ka-vlog para di umangat yung snap ring pliers na gagamitin ko ngayon. Subukan natin. Medyo dumudulas to. O kaya sabayan nyo ng flat screwdriver. So
sikwasin natin. Ito mga ka-vlog, itututo ko sa butas, sa dalawang butas ng circlip, itong gamit kong snap ring pliers, then sabayan natin ng flat screwdriver, panikwat. Kasi medyo may kahirapan to. Ang dumodulas. Matamaan dito ba ya? So ayun mga ka-vlog, naalis ko na yung isang circlip. Then may washer po manipis yan mga ka-vlog. So alisin ko muna itong kick idle gear. Ugutin ko muna. Ayan. So ito na po yung kanyang kick idle gear mga ka-vlog. May washer po yan kabilang plate washer na manipis. Ayan. Ayan. Ito pa isa. So yan po.
So sa pag-install mga ka-vlog, dapat ito yung naka-facing. Hindi itong nakalubog sa loob. Ito yung sa likuran mga ka-vlog. Ito po yung nakabungad pagka ibabalik nyo na. Then itabi natin tong dalawang plate washer na manipis dito sa ano. Itabi natin sa kick idle gear. Pwede nyo talian mga ka-vlog para di umiwalay. Okay? Sa may isa pang circle clip yan, ito mga ka-vlog. Kailangan matanggal yan. Bago tayo mag-split o mag-biak ng crankcase, gagamitan nga natin ng crankcase separator o crankcase splitter na universal type. Gagamitan natin ng snap rim pliers na to, ibuka natin, tukuran natin para di po umangat o dumulas. Iharang natin yung kamay natin. Dali ah. Dali. Ibuka lang natin ito mga ka-vlog. Hindi nyo sabayan muli ng flat screwdriver, mas better kung mas matibay at mas manipis. Eh, usually dito sa pagtanggal ng circuit clip na to, eh nade-deform. Kasi napepesto siya. Wala ta mo tanong ko pa lang naman pa. Ha? Mo pa lang po 'yan. Okay. Master salamat din namin. Tira mladan, away masanteng. Ayan, nahugot na mga ka-vlog. Ayan. Ito yung isang circuit clip mga ka-vlog. Mula dito sa pyesa na to. Ito yung kabilang dulo ng drive axle ng STX125 o transmission countershaft. Ito. Ito yung kanya isang circuit clip nya. So ito pa isang circuit clip na natanggal ko. Ayan. Ito yung unang tinanggal ko sa bungad ng kick idle gear. Ito pa yung isa sa likod. So ayan, dalawa pong circuit clip po yan. So, i-set aside natin to. O kaya, pwede tayo mag-prepare ng bago. Okay? Then, isusunod ko na tong kick shaft o kick axle assembly. Then, itong shift shaft o chain shaft assembly. Pero sisilipin natin yung pesto kasi since naka-neutral yan, ipapakita ko na rin sa inyo kung anong magiging pesto niya once na naka-neutral yung kanyang transmission. Okay? Kasi damay po dyan yung itong star shape na change drum cam o segment. Connectado po sa shift cam o change drum. Grabe yan siya na. Talagang... Asa yung kayo naman mo? Wala lang. Maalis na lang. Try mo yan at akong... So alalay mga ka-vlog, pwede tumalsik yung torsion spring na to o kick spring. Sikwatin natin tong hook ng kick spring. Gamitan natin ng long nose. Alalayin natin ng kamay. Ayan. Baka tumalsik. Ayan. Gagamitan ko ng long nose mga ka-vlog. Ayan. So ayan na. Tignan muna natin yung mga itsura mga ka-vlog. Yung set, yung settings niya. Ayan. So ayan, naka-neutral po yung mga ka-vlog. Yung ganyang position ng stopper lever assembly na to. Kasama yung spring dito sa baba. Then yung star shape na segment. Yung bungad ng shift shaft o chain shaft assembly na to. Okay? So, ugutin na natin yung dapat ugutin mga ka-vlog. Ito yung kanyang kick axle assembly ng STX125 ng Yamaha. Yan. Ito.
Ito muna yung isa kong diehard fan, si Natnat. Yan. Subscriber ko yan, viewer ko yan. Kainin mo. Kainin mo. Kainin natin yung pare. Ah. Okay, salamat. So yan, ulitin ko. Ito yung kanyang kick axle assembly. O kick shop ng tinatawag. So nandyan yung spacer. Itong kulay orange na nasa loob. Itong torsion spring. Itong washer plate. Kick gear. Clip. Yan. May kanya-kanyang parts po yan dito sa kick axle assembly. So, ayan. I-view muna natin para alam natin yung itsura. Yan. So, set aside muna natin ito mga kablog. Okay? At naubos na yung oras natin. So, alisin na natin yung lumang gasket. Papalitan na lang natin ng bago. Durog-durog na. Then susunod ko itong shift shop. Pwede natin paluin doon sa kabilang dulo gamit ng rubber mallet para mahugot dito sa side na to. So, tatry ko siyang paluin ng rubber mallet mga kablog. Yan, i-view natin. So, ito yung kabilang dulo ng shift shop na to. Papaluin natin yan. Alalay lang sa pagpalo. Ito, ang kanyang ship shop. So, subukan kong hilahin mga kabalag gamit ang kamay. So, gumamit na rin kayo ng basahan para iwas sugat. So, gagamitan natin ito, itong dulo ng handle ng T-wrench, tapos martilyo. Yung sakto lang sa butas, yung lagayan ng shift shop. Ayan, para makita nyo. Handa lang sa pagpalo mga kablog, gamit ng martilyo. So medyo matigas nga ang hilahin tong ship shop na to kasi na-stock up siya. Na-dry na po yung langis. Ito, hihilahin ko na muli yung ship shop dito sa kabilang dulo. So, tingnan muna natin yung itsura mga kablog ng shift shop o chain shop assembly ng Yamaha STX125 motorcycle. Ayan. So, wala po siyang damage o wala siyang deformity. Ayan.
Yan, check natin yung ipin. Yan. Yan. So medyo putput na yung ipin. Okay, pwede nyo bilan ng bagong ship shop o panibagong chain shop assembly. Much better guys kung original yung kukunin niya. Na ganitong pyesa na pang STX-125 old model. Ship shop. So set aside na natin ito mga ka-vlog. So, pwede natin alisin to. Depende sa inyo. Alisin nyo itong stopper lever assembly. Itong may tornillo, tsaka spring. Then, much better kung alisin nyo na rin itong oil pump assembly. Itong prime pump driven gear. Itong oil pump assembly, o tinatawag nilang pump driven gear. Pwede nyo alisin. Gagamitan nyo ng impact drive. Yung pinapalo. Then, of course, kasama yung kanyang PH2 o PH3 na driving bit na Philip. So Philip type po 'yan. Gagamitan niyo ng impact drive. So ngayon po iiwanan ko muna 'to. Pwede ko siyang alisin pagka nabiyak ko na. This time gagamitan ko na siya ng universal crankcase splitter o separator. Pagkatapos matanggal yung mga tornilyo. So pwede nang iwanan 'to. Pwede nyo balikan tong oil pump assembly. Gagamitan nyo ulitin ko ng impact drive, yung pinapalo ng martilyo, kasama yung kanyang Philip type na PH2 or PH3 na flyman na driving bit. So tingnan muna natin yung itsura nitong pesto ng stopper lever assembly bago natin alisin. Alisin ko muna ito mga ka-vlog. Okay? Gagamitan ko ng 10mm T-wrench. So dito 12, hindi po siya 10 kasi sa ibang motor 10. 10 mm bolt. This time gagamit ako ng 12. Oo, kung ano yung kasha rito. Basta T-wrench po ang gamitin ninyo. Either 10 mm or 12 mm. And again, counterclockwise po ang pag-release. Tapakan natin yung engine. Yan. Itong stopper guide o stopper lever assembly dapat kompleto yan. Huwag kong iyang magkulang o mawala. Mostly yung spring niya. Yan. Yan. Natanggal ko na po yung 12mm bolt ng stopper lever assembly kasama itong pyesa at saka spring. Yan. Alisin na natin to. So, ibukod natin to. Gamitan natin yung maliit na plastic para hindi magkulang. Okay. Pag natanggal nyo na yung mga pyesa rito, o kasama na rin tong oil pump assembly, meron dalawang tornilyo rito. Since wala na yung isa, bago nyo tanggalin sa kabila yung mga tornilyo, unahin nyo muna rito. Meron pong dalawang bolt yung mga ka-vlog, isa rito, tsaka to. Since ito may tama, so dun ko na siya gagamitin ng gamit ako ng 7mm close wrench, yung pinahita ko kanina kasama yung strong stainless steel bar tsaka martilyo. Since medyo bumilog nga to eh, meron pong damage yung ulo ng crankcase bolt na to. Bago kayo mag-proceed sa magneto side, merong dalawang tornilyo mga ka-vlog, unahin muna nating alisin yun ha.
pag nawala na yung mga pyesa rito, na-release nyo na, natanggal nyo na yung mga pyesa rito dito sa clutch side, isunod nyo na yung mga tornilyo rito. So isa lang po yung tatanggalin ko dahil wala na po yung isa. Hindi po siya nakapitan ng isang tornilyo rito. So ito, alisin ko na po ito mga ka-vlog. So, ito po yung gamit na paggagamitan ko dito sa bolt na to. Itong mga gamit o tools na to.